ay espiritual. Isang magandang pangyayari ang pag-aayos din natin ng ating sarili para tayo ay magiging presentable, maganda at gwapo sa harap ng Diyos. Dahil patuloy tayong nagbabago ng buhay. Amen? Oh, ano bang kadahilanan na tayo ay dapat patuloy na nagbabagong buhay? Ano ang rason? Bakit tayo ay patuloy dapat na nagbabagong buhay? Very good. Ang rason na tayo ay dapat patuloy na nagbabagong buhay ay ang muling pagkabuhay ni Jesus. Dahil sa kanyang muling pagkabuhay, siya ay nagdala ng pagbabago sa ating buhay. Agree ba kayo? Nagbago ang lahat noong muling nabuhay si Kristo. Kaya, dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, dapat patuloy tayong nagbabagong buhay. Amen? Yan ang isa sa mga aral na nais iparating sa atin ng tatlong pagbasa ngayong ika-tatlong linggo sa ng muling pagkabuhay. Ngayon ang tanong, sa aling pagbasa natin matutunghayan na dahil sa muling pagkabuhay ni Kristo, tayo ay dapat patuloy na nagbabagong buhay. Very good. Galing-galing nyo. Sa unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. At bakit? Ano bang sinasabi dyan? At sino ang nagsabi? Ito ay sinabi ni Apostol Pedro sa mga Hudyo. Anong sinabi ni Apostol Pedro sa mga Hudyo? Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos. At pagkatapos sa bandang dulo, sinabi niya, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. O ngayon, doon sa sinabi ni Apostol Pedro, saan doon ang tayo ay dapat magbago ng buhay? Magsisi at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan. Hindi po ba kapag tayo nagsisisi at nagbabalik? Kasi sinabi niya ang kasalanan ng mga Hudyo. Ano ba yung kasalanan ng mga Hudyo? Pinatay nila ang pinagmumulan ng buhay. Sinong pinagmumulan ng buhay? Si Jesu Kristo. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos. O, yan ang kasalanan nyo. Kaya sa bandang huli, sinabi niya, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos. Parang sinabi niya, magbago kayo, pagsisihan ninyo at magbalik loob sa Diyos. O, para pawiin ang inyong kasalanan. Oh. Very good. Nagsasagot na rin kayo diyan, no?
pawiin, saan ba napapawi ang ating kasalanan? Aba, ang galing sa kumpisal. Tuwing tayo ay nangungumpisal, napapawi ang ating mga... At ibig sabihin, tuwing tayo ay nangungumpisal, tayo ay nagbabagong buhay. Kapag ikaw ay hindi nangungumpisal, nagbabagong buhay ka ba? Lakasan niyo. O yun. Ngayon, posible bang mapawi ang ating mga kasalanan? O, saan naman natin matagpuan ang sagot sa tanong na yan? Sa aling pagbasa? Saan? Very good. Mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Bakit, ano bang sinabi ni Apostol San Juan? Kung magkasala ang sino man, may tagapamagitan tayo sa Ama. At sino yung tagapamagitan natin? Ayon, at siya'y si Hesukristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. O, paano napapawi dyan ang ating kasalanan? Sa pamamagitan nino? Ni Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Sino ang naghandog kay Kristo sa krus? Diyos Ama. So, inihandog si Hesukristo sa krus bilang pagtubos sa ating mga kasalanan. Very good. So, nandyan, klaro, no? Napapawi ang ating kasalanan dahil kay Kristo na naghandog ng sarili para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Very good. O, mayroon pa bang may iba pang pagbasa ba dyan na nagsasabi na posible na mapawi ang ating kasalanan? Sa Ebanghelyo. Very good. Saan naman doon sa Ebanghelyo? Ayon kay San Lucas. Ito naman ang sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Kasi parang hindi pa sila naniniwala na siya ay muling nabuhay. Kaya ganito, napakita na siya, sinabi niya, ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. So, gusto ng Panginoon na mapawi ang kasalanan hindi lamang ng ating sarili, kundi ng lahat sa lahat ng bansa. Paano mangyayari yon? May dalawang dapat prosesong mangyari. Una, ano yung una? Para mapawi ang kasalanan. Hindi. Oo, mangumpisal nga. Bago mangumpisal ay magsisi. Nakalagay dyan din sa kanyang pangalan ang pagsisisi at kapatawaran ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Kaya dalawang bagay para mapawi ang ating kasalanan, dapat magsisi tayo. At kapag nagsisi na tayo, tayo ay patawad. So, sino ang magsisisi?
tayo. Sino ang magpapatawad? Ang Panginoon. So dito na naman yung sinasabi na sa Diyos, na sa tao ang gawa, na sa Diyos ang awa. So posible na mapawi ang ating mga kasalanan. At ito ay nabanggit natin kanina, sabi nila sa sakramento ng kumpisal. Pero ang magbagong buhay ba, ito ba sa panahon lang ng Kwaresma? Hindi nga. Pero magtataka ka na pag panahon lang ng Kwaresma, ang daming nangungumpisal. So parang ang dating noon ay ang pagbagong buhay ay sa panahon lang ng Kwaresma. Hindi po ba? Pero dapat tandaan natin, dapat malaman natin na dapat patuloy tayong nagbabagong buhay. Okay? At yan ay magsisimula sa ating sarili. Pero wag na tayong makapante na okay na, ay nagsisi na ako eh. May responsibilidad tayo. Ano yung responsibilidad? Ikayatin ang, ipangaral din sa iba ang pagsisisi sa kasalanan. Agree ba kayo doon? Kasi ang kaligtasan ay hindi lamang sa ating sarili. Dapat sikapin natin ang lahat ay maligtas. Ang lahat ng sa inyong pamilya. Ikaw ba'y matutuwa ka kapag ikaw ang ina, ikaw lang ang maligtas sa pamilya mo? O dapat sikapin ninyo na lahat, no? At yan ay ang lahat ng sa pamilya ninyo ay magbabagong buhay. Patuloy na nagbabagong buhay. Dahil kung mangyari yan, tayo rin ay patuloy na nagiging presentable sa Diyos. Patuloy na nagiging maganda at gwapo sa harap ng... O gusto ba ninyo maging presentable sa harap ng Diyos? Anong gagawin ninyo? Magbagong buhay. Gusto ba ninyo magiging laging gwapo at maganda sa harap ng Diyos? Alin ang gagawin ninyo? O magbagong... Amen? Magbagong? Very good.